hapon, almost evening na. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Medyo maaga tayo ngayon kasi grabe na yung puyat ko lately, di ba? Sobra-sobra na. So, magandang hapon sa lahat na nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, at sa Rumble. So, huwag pong kakalimutan bago tayo mag-umpisa. Ay, thank you! Sabi ni Bernie, nanood daw siya ng interview ko sa DZAR. So, bago ang lahat, huwag pong kakalimutan, like and share ang live natin ngayon. Lalong-lalo na dun sa mga nasa TikTok, importante po. Like and share, follow and subscribe po. Huwag pong kakalimutan. So, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, maraming salamat sa lahat ng nanood sa interview namin sa DZAR kanina. Marami po kayo, nakita namin naman sa comment section na nandun kayo. Nako, malaking pasalamat po sa inyong pagsuporta sa amin. So, thank you kay Ma'am Joan. Si Victor din po yata nanood. Salamat po sa inyo. Hi kay Apple User 399. Ma'am Diza, kay Sir Ellie, Solace Style. Huwag po kakalimutan ha yung mga likes and shares. And yung mga, lalo na sa YouTube, subscribe. Follow din po kayo doon sa Rumble kasi yun po ang backup natin all the time. So pagka malabo yung, may lag lang ng konti sa Rumble kasi hindi pa sila ganun ka-develop. Uy, thank you kay Juday, nagpadala ng heart. So, Claudio is watching from Isabela City in Basilan. Uy, nagpunta na ako dyan. Dati, nung, sino ba? Nung si Colonel Mon, commander ng Scout Rangers dyan. Tapos, ang pumalit sa kanya, mista din niya So, okay, good evening po sa inyong lahat. Hi kay Ma'am Cheryl. Hindi pa daw siya tapos, panoorin yung interview. Uy, feel free then to like and share yung interview doon sa DZAR. Medyo na-distill natin doon yung usapan ni yung Sibura ni dating Pangulong Duterte at saka yung interview niya after that. So, na meron pa of course mga ibang katanungan but let's deal with that later. Today gusto kong hindi tayo parating reactionary. Hi kay Ellie Elge. Okay? Kasi lately parating magre-react lang tayo sa kung ano yung balita. And Dion, may tissue. Andiyan sa cabinet under the stairs. Thank you. Sorry. Kasi yung Katya, dito makatambay si Suki . So, okay. Na-distill yung mga basic na yung sinasabi ng ating Pangulo at saka syempre we distinguish what is his political talk at saka kung ano yung mga parang factual na lectures niya. So, we also distilled yung main points nung kanyang speech in Cebu. At saka yung pag-clarify niya sa Davao with the media. Sabi ni Unique, 1870, respect the president. No, sir. You respect the office of the president. But the man must deserve it. Okay? So you have to distinguish, sir. We are not blind followers. No matter how much we love the person or even like him because he is a good man, we have to, what we are, the respect that is demanded is for the office. As the head, the leader of this country, nire-respeto natin ang opisina na ino-occupy niya. But the man has responsibilities and the man has weaknesses and we are free to call those out. Alright. Pero ang gusto natin pag-usapan ngayon, kasi panay ang usapan tungkol sa pagbabago sa saligang batas. Pero meron din ibang obligasyon ang ating mga mambabatas. Gumagawa sila ng batas, di ba? And tinitignan nila yung mga existing laws kung ito ay kailangan i-repeal,
kailangan i-upgrade o kailangan ng bagong batas at all. Excuse me. Na-hatching kasi ako. Okay. Sabi ni Jayus, quote, calling out incompetence isn't tantamount to disrespecting the president. That is correct. Because it is guaranteed under the Constitution, under the freedom of speech, of expression, and of the press. Hi, kay Ma'am Rosa. She's watching from Japan. Hi, kay Sir Gary. He's watching from Melbourne. Hi, kay Ma'am Cheryl. Kahit mali ang ginagawa, respect pa din. That's blind idea. That's correct. Will we respect the office? But the man should be criticized. Sabi nga ni Tony Amor, the man must gain that respect. Wating is saying the only thing worse than being blind is having sight but no vision, di ba, Mr. President? That's correct. So, in fact, ang tingin ko dito in the aftermath nung speech ng ating dating Pangulo, medyo nagulat tayo dun sa ano, sa pagkamalumanay niya, di ba? Medyo hindi nagre-react ang mga supporters ni dating Pangulo dun sa kanyang pag-deny na sinabi niyang ADD-ICT ang Pangulo. So, tayo, dinededman natin yun. Kasi one, kilala natin yung personality ng dating Pangulo. Alam natin that he says things, bawe, says it again, reiterates at some point, and then makes it big. So, these are his political somersaults and is subject to whatever strategy he has at this time. Okay. Sabi ni Ellie Elge, Mr. Marcos is in Australia announcing regarding Philippines for Parliament. Ayan na naman po tayo. Okay. And the reason this is our topic today, kasi nakikita natin na ang ating mga opisyal, kasama na ang ating Pangulo, ang ating mga mambabatas ay gumagawa ng batas o gumagawa ng gimmick, ng pagbabago sa ating saligang batas without consulting the people. Ngayon, sasabihin nila, hindi, meron naman kaming inquiries in aid of legislation at tututu, ganyan. As if, wag sana nilang i-assume na maniniwala tayo sa mga ganyang excuses. Hindi po eh. Kasi hindi po natin nakikita yung need, halimbawa. Suddenly gusto nila baguhin yung saligang batas. Kayo may gusto, Mr. Congressmen, Misters and Madams, Miss Dams, Congressmen and Women, and Senators. Excuse me, kayo-kayo, na naman. Eto nga, Senator Mig Zubiri, nagsumbong po kayo sa Pangulo kasi nagkakaroon ng People's Initiative. At gusto kayong i-etsepuera ng House. O, nakakasympathize kami sa inyo kasi hindi kami nagtitiwala talaga sa mga kongresista. Pero anong ginawa ninyo? Imbis na sabihin sa ating Pangulo na Mr. President, kahit anong pagbabago sa saligang batas, kailangan mauuna ang information campaign. Kailangan mauuna ang educate sa mga tao, pagdiskurso sa mga tao, bago tayo tangtang magbago ng saligang batas. Instead, what you said was, sige, okay na po yun. Yung economic provisions na lang babaguhin natin. Ano yun? Kailangan baguhin yung saligang batas? Yun ba yung point, Mr. Senate President? You went to the President making sumbong and saying na ine-echepuera kayo. Tapos ang sasabihin ni Mr. President is, sige, economic provisions na lang. At ikaw naman, sige, economic provisions. Parang ang lumalabas is, kailangan baguhin ang saligang batas, kailangan magka-charter change. Pero hindi pwedeng i-echepuera ang Senado. At yun lang ang pinunta nyo sa ating Pangulo. Hindi nyo man lang kami pinaglaban, Mr. Senate President. Diba? Hindi ko na hinihingi yun dun sa Kongreso kasi obviously, hindi talaga nila tayo paglalaban. Obvious na yun. Pero naman, why?
why are you leaving us behind? Tapos, pagdating na sa plebisito o sa referendum, saka kayo manliligaw sa amin, eh done deal na yan. Malay namin kung ano pang mga ginagawa ninyo. Siyempre, ikinakabit pa ninyo sa ayuda yung pagsang-ayon namin, hindi lang yun. Ikakabit nyo pa. Kasi isasabay nila sa eleksyon. Gusto nila isabay sa eleksyon. Ikakabit nila. Ako si Mr. Malakas for Congressman. At ako ay yes para sa charter change. So nakaakibat ngayon dun sa mga popular na kandidato. Ano yung susunod? Mag-hire din kayo ng mga artista para sabihin, sige, game to charter change. Di ko to naiintindihan, pero go na lang tayo. Sige na. Fans naman kayo, di ba? Ano yun? Sabi ni Ricky Antonio, right, dyan po sila magaling. Totoo. Dyan sila magaling. Sila mag-uusap. Ay, Mr. President, ito yung gusto kong pagbabago. Ay, Mr. President, I thank you kay Allen. Ay, Mr. President, ayoko ng ganyan. Pero kailangan baguhin ang saligang batas, di ba? Parang ang lumalabas, ay, we have to change the Constitution. Done deal na yun. Babaguhin yung saligang batas. We have to? Why? Where is the have to part? Hindi nyo nga ma-explain sa amin kung ano yung problema eh. Pagka nagsasalita si Mr. Speaker. Kailangan natin ng pagbabago sa saligang batas para sa foreign direct investments. Tapos na. Hindi niya ma-explain kasi walang explanation. Hindi pa nila sinasama dyan yung mga diskusyon dun sa negative list, dun sa batas na sila mismo ang nagpasa, pero kaakibat niyan, bilis-bilis na magpasa pagdating sa ayuda. Naks! Anong babaguhin, Haweng? Ito pa, ito yung mga to eh. Ito yung nagawa nila. Kailangan baguhin ang saligang batas. This yung mga tao naman, yes, kailangan baguhin. Pag tinanong mo, bakit? Sige nga, bakit? At ano? Eh, kasi luma na. Excuse me. Ang batas po, kahit 200 taon na yan, hindi nyo pabaguhin kung relevant pa rin siya. Ano ba? San kayo na? I mean, time-bound? Kailangan every so often, ay baguhin natin sa ligang batas. Bakit? Patunayan ninyo na kailangan baguhin yan. Kayo yung humihikayat. So, sabi ni Ice Cream, baka totoo naman si Maharlika nagkabayaran na. Uy, ano, titahimik tayo dahil nagkabayaran sila? Tayo ba binayaran? Tayo ba pinakiusapan? Alam mo, ang taong bayan, hindi nila kaya tayong bayaran lahat. Kaya namimili lang sila kung sino bibigyan nila ng ayuda. They only need the ones who are willing to accept that and who are willing to sell their vote. O so, what do you mean by that? Kung tama si Maharlika, which I don't mind, kung tama siya, okay naman, kung tama siya. Pero what do you want us to do? Shut up about it? Stop talking about it? What? What do you want us to do? Yeah? Sabi ni Leo Piluden, isabay daw eleksyon, pagkatapos is smart magic ang ating mga boto. Naku, tapos na tayo. Yun na nga. At yun ang sinabi ni dating Pangulo. Pag ikaw ang incumbent, kung anong gusto mong pagbabago, mananalo ka. Kaya ngayon pa lang, unfair yan. Sabi ni Angelo Alvarez, ang batas ay ang batas. Sabi ni Ma'am Weng, magi sarap. O nga, no? So, that's why, ito yung ano natin. What do we need? First of all, what do we need? Dito sa pagbabago ng saligang batas, sinasabi lang nila na, eh kasi ang baba ng FDI eh. Hindi man lang nila sabihin sa atin, ano yung problema? Eh, kayo na nga mismo yung gumagawa ng solusyon. Gumawa kayo ng pagbabago dun sa Public Utilities Act. Tapos ngayon sasabihin niyo kulang pa rin yung ginawa namin. Kailangan talaga baguhin yung saligang batas. Uwe. Talaga? Explain. Kayo pong mga mambabatas na gustong baguhin yung saligang batas, nasa inyo yung burden of proof.
Why, aasan na yung information campaign ninyo? Eh kayo mismo, hindi ninyo ma-explain eh. But in the meantime, meron kayong mga obligasyon sa amin, sa taong bayan. We need legislation that will develop this country na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit pa namin kayo binoto kung ang ginagawa lang ninyo dyan ay umuoo ng umuoo dun sa Speaker of the House na siya mismo hindi maka-explain kung ano ang mga gusto niyang pagbabago at bakit? Malakas ang boses ko. Hindi kasi galit ako, pero dahil nakainom ako ng kape. Malas. So, what do we need? Okay, basic needs muna. Kailangan natin ng batas o kailangan natin i-upgrade ang mga batas o kailangan natin i-review yung ating mga batas para dun sa pagbigay ng basics. Food! Hala, dyan pa lang may problema na tayo. Nasa na ang logistics system, Mr. President, na ipinangako nyo nung SONA ninyo, July 2022. Asan na? Diba? Asan na? Asan na? So, food. We need legislation that will help us eliminate yung ginagawa ng mga middlemen. Kailangan natin i-review ang Rice Tariffication Act. Yes, napasa yan panahon ni Duterte. So, frigging what? Diba? Anong sasabihin niyo? Cry-cry na lang tayo. Pinasa naman yan panahon ng poon ninyo. Uy, ano ngayon? Ina-post nga namin panahon ng poon namin. Kayo, anong ginawa ninyo? Hindi kayo nag-oppose. Kasi you didn't understand enough of it. Kami, inaral namin. Food. Bakit nabubulukan tayo ng food? Bakit hindi maabot sa merkado yung murang pagkain? Bakit hinahayaan natin mamayagpag yung cartel, na cartelize nila yung middlemen? Hindi ako nagsabi noon, ha? Si Senadora Amy. Oh, mamaya may galit na naman dyan kay Marcos. Nasa na? Puro kayo charter change. Anong ginagawa ninyo para dun sa pagkain? Huwag niyo sabihin sa akin, directly related yan. Wala yan dun sa mga proposal ninyo. Housing, shelter. Nasa na po? Nangako ng 1 million homes per year. Nasa second year na po. Asa na po? Wala pa rin? Mismong presidente ang narinig nagsasabi kay Housing and Urban Development Secretary Acuzar na sa susunod wala nang tapos na dapat yung mga groundbreaking. So, ano yan? Diba? Nasaan ang legislation para sa mga bahay? Nasaan ang legislation for public housing? At nasan yung mga development plans? Alam nyo, kung ibalik lang nila yung konsepto ng BLIS, yung bagong lipunan na housing noon, payag ba ako? Ulitin na, huwag na tayo mag-originality. Amend lang natin ng konti yung mga BLIS projects, which, by the way, weren't just housing. Kasi ang nangyayari ngayon sa housing, bahay lang talaga. So noon, yung mga BLIS, when you build it, lahat ng human needs, they took that into consideration. So yung paniniwala, may malapit sa simbahan, grocery stores, schools, etc. Kasi that's one thing I think, profound ang influence ng China kay dating Unang Ginang, who was Minister of Human Settlements. At doon sa China kasi, pag nagpaplano sila ng communities, sinisiguro nila na kumpleto. Andyan ang schools, andyan ang trabaho, andyan ang yung mga entertainment centers, andyan yung mga groceries and all that. So they include the human needs. Kaya human settlements, hindi lang siya about housing. It is about where you can live and it is also about quality of life. So asan yung batas para doon? Wala, kulang, nasa na. Or, nasa na yung review. Kasi ang nangyayari, build ng mga housing, tapos
sandali lang o either pinagkakakitaan ng mga beneficiaryo o hindi magamit ng mga beneficiaries kasi ang layo. Malayo sa schools, walang transportation, walang trabaho, walang internet, walang tubig, walang sewerage facilities. So, we're building them in the middle of nowhere. Or, naggagawa tayo ng walang quality of life na housing. Yung mga pare-pareho, tapos ang liliit. As in, ang liliit. How are you going to house a family of four in a single room housing unit? Kaya ito, magagalit na naman yung mga anti-Duterte dito. Panahon ni Duterte, nung ginagawa yung mga housing para dun sa mga nasalanta ng Yolanda at saka inumpisahan yung mga housing projects, nakita nyo ba? Ang gaganda. At hindi lang one room. There were usually mga two floors or three. Tapos sufficient para mayroong space to live, to actually live. Okay. Sabi ni Sir Rafi, pabahay niya ngayon hanggang 50 years lang, buguhu din. Ay, hala. Sabi ni Mommy Belle, yes, housing na pinag-isipan. Wow, ang init ng tsaa. Diyan, paano lang ng tsaa dito sa cup? Hi kay Jamshid. Hi kay James. Sabi ni James, who is going to consolidate our reviewed laws? Aba, trabaho din po yan ng legislature natin. In fact, dapat kinocodify yung mga yan. So dapat meron tayong housing code, meron tayong tax code, kasi meron tayong civil code at saka penal code. So dapat yung mga related laws, kinocodify yan. Kasi otherwise, mangangailangan pa ng mga specializations para mahanap yung mga out-of-the-way laws na nasingit sa ibang batas at hindi natin nakikita or mahirap hanapin. Yun. Para we can understand and we can follow. Hi kay Ma'am Flavi. Sabi ni Don't Be an Obedient. Wala talaga doon, palang sa mantra natin, kitang-kita na yung laki ng problema ng admin na ito, kakasuka. Sabi ni Marga Jenny, lahat ng sinabi ni BBM nung eleksyon, kahit isa walang natupad. San daw ako galing? Tinatanong ni Pilipinas Loves Korea, saan ako nanggaling? Sa meeting. Hindi ko pwede namang i-report lahat ng meeting ko, di ba? Baka umalma yung mga kausap ko. Sabi ni Ma'am Marilu, watching from New Zealand, salamat sa pagsiwalat sa mga totoong pangyayari. We miss laban kasama. Nakaka-miss din, ano? Hayaan nyo. You can't put a good woman down, so si Ma'am Lorraine will not be out for long. Tingnan lang natin. Nasaan si Attorney Pagrinawan? He's out. May binibili. May pinipick up yata. Sabi ni Sikon, ba't po may mga ads ng paninira? Oo, tama po kayo. At paninira kay VP Inday, kay FPRD, kay Aimee Marcos, nalabas sa mga vloggers na pro like kayo, Maharlika Badong, Aratiles, etc. Oo nga eh. Well, umaandar po ang pera. Yun po ang ibig sabihin nun. So, cheers para sa kanila. But, those are ads. You can skip some of those ads, di ba? So, wag na natin pansinin yung mga ads. Skip na lang natin. And just stick to the main issues that are dun sa mga vlogs na pinapanood. Sabi ni Ma'am Christine, sa Brave browser na lang kayo para may ad blocker. Oo nga, ano? Oo nga, no? Thank you, Ma'am Christine. Okay, next, water. May narinig po ba tayo na nag-propose ng legislation at pinatrabaho ng ating Kongreso o Senado yung sa tubig? Kasi sa totoo lang, hindi prangkisa
ang binigay. Yung dalawang concessionaires, they don't have a franchise. So sabi ni Pangulong Duterte dati, yun ang sinabi niya sa Kongreso, okay, Congress, gawin ninyong prangkisa. Okay lang kung gusto sila pa rin magbibid and all that. But make it a franchise nang sa gayon, mayat maya, pwede nating questionin. Pwedeng questionin ng Kongreso kung prangkisa ang sa tubig. Di ba pina-review ni Pangulo yung contract? Merong isang official dyan, inupuan yan. Isa o dalawa. Hindi ko sure kung tatlo pa sila. Pero hindi na bago. Nandun na yung proposal ng gobyerno, inupuan ang inupuan hanggang sa bumaba na si Pangulong Duterte. But in the meantime, nasabihan ng Kongreso o Congress, umpisahan nyo na yung franchise. Hindi rin ginagawa. Sa ngayon ba, meron bang nagpropose sa ating Kongreso o sa Senado na gawing prangkisa yung pag-handle ng tubig? Hindi lang po yung MWSS yan, ha? Pati yung mga local water districts, kasi kung franchise yan, pwedeng i-review mayat maya at pwedeng bawiin. Nasa na? So, bakit walang gumagalaw? O, kamusta ang Kongreso at Senado? Ano pong ginagawa ninyo? Power. Okay. Nung bago kami sa administrasyon, sinabi, dahil sinasamahan ko si Sec. Popo Lotilla sa kanyang mga press briefings. Trabaho ko yun eh. So, tinanong siya, okay na na mauumpisahan ang renewables. Tignan nyo, second year pa lang, ngayon pa lang umaariba si Sec. Popo, but we can't blame him. Alam nyo kung bakit? Ginagawan lang niya ng paraan. Because the first thing that he had asked, and he had asked Congress nung siya po ay nakasalang for confirmation, ang sabi niya, we need a better legal framework for the renewables. Kasi kulang pa din po. Solar lang po yung ginawan. What about the other renewables? What about yung saan na, sino yung regulatory agency niya? Sino ang priorities? Yung mga things like that. Do we connect everybody to the grid? What about individual producers, household producers, and so on? We need an all-encompassing legal framework for that. Nasa second year na po tayo, papasok na into the second year of this administration, and nasa na po yung legal framework na hiningi ni Sec. Popo. It's not for lack of asking, ha? He asked for it. So ito yung sinasabi natin, ha, just so that people, everybody is on board with the topic. The topic is, but first, what do we need? We keep talking about charter change, pero what do we need in terms of legislation na hindi kailangan baguhin ang saligang batas? Eh, kailangan natin, di ba, may mantra tayo, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet. Lima lang po yan, ha, pero meron, dapat nga kasama dyan quality of life, education, and so on. Ha. Sabi ni JJ, kaya pa ba? Tapos meron siyang ha. Hindi ko alam kung kakampitong si JJ o para siyang si si sino ba 'yon sa 1001 Dalmatians? Si Cruella de Vil kung tumawa mo. One of these days gagayahin ko siya. So, ayan, water, power, transportation. Transportation. May narinig ako, hindi pa ako tapos sa research. May narinig ako. Maynilaan na pera para sa carousel, para sa libreng pasada. Hanggang ngayon, wala pang libreng pasada. I wonder kung paano ililiquidate yun. I-re-align kaya? Kasi alam ko, gusto nila i-privatize pati yung carousel. Tanggap ko yung privatization ng NAIA because it's SMC. Alam ko yung mga katanungan niya dyan. Bakit? Kasi hindi sila magko-compete with Bulacan. Bakit? Kasi magiging ruinous competition kung iba yung naghahawak ng NAIA, privatized siya, tapos yung Bulacan, iba din. Kasi ang gagawin ng mga na nagpapaprivatize sa NAIA, tapos sila yung magpapatakbo, ay gagawa sila ng paraan, maglalabi, para siguraduhin na latak lang ang mapupunta sa Bulacan Airport. And syempre, the more
planes land and take off from NAIA, the more money they get. So, hindi kailangan mag-compete. Okay kung privatization ng NAIA kung hindi siya magko-compete with an airport that is very near. So, okay pa tayo doon. Although, the truth is, I'm not really pro-privatization. Yun nga lang, na-mitigate yung privatization dito because of two things. Number one, there's no ruinous competition. And number two, 82% ng kita ay mariremit sa gobyerno. So, hindi tayo lugi. Gayon pa man, nasa ng pera para sa Mindanao Rail? Nasaan yung ano, hindi ba dapat, isipin ninyo, 500 billion para sa ayuda. E magkano lang sa twin? Magkano lang ang kailangan natin para sa twin sa Mindanao Rail? O kaya maumpisahan? O kaya matapos yung mga issue sa right of way? Magkano lang po? Di ba? Nasa na, and money is legislated. So, nasa na po dun sa budget yung para sa twin. Wala pa rin, ha? Do I hear anything? O puro crickets na naman ang naririnig natin sa Kongreso at sa Senado. Uplifting ng education natin. Basic need din po ito, edukasyon. Now, the vice president does the best she can with what she has. So, hindi na nga po binigyan si Madam VP ng pipichuying 125 million which is just parang gamunggo compared dun sa 500 billion na ayuda na dumadaan pa sa Speaker of the House para ma-disburse. Kakaloka ha? Magkano? 125 million hindi binigay. Okay, I understand. Confidential funds. Sige. Sige, gusto ninyong ganyan. Ay, nasa na yung allocation para mapuno yung mga schoolhouses and school buildings and ano classrooms natin. Ha, asan na po ang mga classroom? Naglaan po ba kayo ng additional na pera para mapuno natin yung requirements natin para may mga estudyante tayo na hindi na sa ilalim ng puno natututo ng abakada nila? Ha? Nasa na? Nasa na po ang pag-ano? Ang additional na pera para hindi masyadong nababurden ang ating mga teachers. Para mas marami pa yung ma-hire ng DepEd para mag-assist, para dun sa mga administrative ano matters. Meron ba? Dinagdagan ba? Hindi. Excuse me. Ito po ang mga kailangang ginagawa ng ating Kongreso. Puro sila charter change. Pero basic housekeeping. Basic na kailangan ng taong bayan directly. Kailangan ng taong bayan, asa na po? Hindi po enough yung binibigay ninyo. Hindi po enough. It's not a developmental budget. It's a let's just barely survive on this habang inaayos namin yung term extensions budget. Okay. Ulit ha, hindi ito budget para umusad tayo. Hindi ito budget na magpapa-uplift sa kabuhayan natin. Hindi ito yung let's move to the future and all that. Ano ba slogan ng ating Pangulo? Hindi ito bagong Pilipinas budget. Hindi po. Walang magbabago. In fact, kung meron man, pabalik. Kasi wala dyan po yung magsasolve ng issue ng ating traffic. Wala dyan magsasolve ng issue ng ating mabagal na internet. Wala dyan yung magsasolve ng kakulangan ng schoolhouses. Wala dyan yung framework para sa renewables. Sorry na lang, Sec Popo. At ano, do what you can with what you have, katulad ng ginagawa ni VP Inday. Tubig. Inumpisahan ba ang mga prangkisa? Ginawa ba ng Kongreso? Hala, nag-hearing in aid of legislation ang Committee on Franchises, pero ang pinag-initan ay SMNI. Tama, masosolve nga ang basic needs natin sa ginagawa ninyo sa SMNI. Ano ba? Okay. Sabi ni Alpha Lahato, hashtag what is to be changed and hashtag why? Dapat merong expression yun. But why? Mga ganun yun. Absolutely frustrating. Ano pa? So, ito pinag-uusapan natin. These are basics. Hindi pa to developmental. Ito yung dapat kasagutan para mag-survive lang tayo.
para hindi tayo mangmang. Survival ito. Ito ang mga kailangan nilang sagutin. Pagkain, shelter, tubig, power, education, transportation. Huwag kakalimutan ang internet or communications. Meron po bang bago sa comms? Meron po bang ano? Puro ang concentration ng mga batas ay regulatory. Hindi nyo ba napansin? Paano pipigilan yung mga trolls? Naghihiring sila tungkol sa mga trolls. Pero hindi mga trolls natin, trolls lang nila. Naghihiring sila sa ano? Sa ano ba? Kamusta naman ang mga prangkisa? Nasaan na? Bumaba ba presyo? Tumaas ba ang internet speed? Nasaan na? Committee on Franchises, kailan kayo mag-aandar tungkol dyan sa mga yan? O masyado kayong friendship dun sa mga may-ari ng prangkisa na yun? Diba? Gusto ninyo foreign direct investments? Para ke? Ha? Hindi nyo i-address yung mga issues natin para dun sa mga may hawak na? Instead of solving the problem here, you know the problems here, ang sasabihin ninyo, ay, ang kasagutan dyan, foreign direct investments. Nang sa gayon, makukumpetensya yung mga locals. Talaga? Bakit? May restriction ba sa communications at sa internet? Ano ba? Meron? Eh, puro may mga foreign partners yung mga yan, ha? Bukod pa doon, we need a developmental budget, a budget that will help spur economic growth. So anong ginagawa nila? Merong mga proyekto that was supposed to be inclusive kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan na ang yumayaman ay yung mga mayayaman na. Ang sinasabi kasi nila parati, well, it takes money to make money. Excuse me. O sige, kung ganun. Nung last administration, pasensya na po dun sa mga anti-Duterte. Eh, alam ko yung mga proyekto. Meron silang pondo para sa small scale and medium scale industries and agricultural loans. Existent pa po yun kasi institutionalized yan. May narinig ba kayo na nagbenepisyo dito? May mga beneficiaryo yan. Meron ba? How are we helping the small businessman? Yung anti-red tape ba ay nagbe-benefit yung mga small businessmen? Abay, nagsubok ito. Kailan lang? Dito sa barangay namin. It takes 11 steps. Small business lang yan, ha? Yung mga pamerienda-pamerienda dyan. Small business yan. 11 to 12 steps. Pag pumunta, in fairness, Quezon City ito. Sa Quezon City, pagdating sa City Hall, medyo maikli-ikli na. Pero sa barangay, nakakaloka kayo. 11 steps. Ang daming kailangan. Why are you making it hard? Hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin tinitignan ng ating Kongreso o ng ating Senado kung bakit ang hirap magnegosyo dito sa Pilipinas. Hindi lang yun. Nasaan na yung mga tumutulong sa small businessmen how to file their taxes? Ha? Nasaan po kayo? Dati nagtuturo po ako, yes. They actually entrusted me with the minds of young people. Dati nagtuturo ako sa Ateneo University. And my students were fine arts students. And part of the curriculum was to teach them how to do their taxes. Okay? May hayaman sila, pero kaya dapat marunong sila. So, ang punto dito is, yung teaching everybody how to file taxes and to make it very easy to file taxes is one service that the government should afford to all of us. Ayan. Ito ang sisingiling ko dito, yung executive. Nasaan na po ang tulong sa small businessmen? Nasaan na po yung mga ano, hindi ba pwede tayo magpa ano, every time may gustong magtayo ng negosyo, make this available. Sir, ito po, meron kaming website, meron kaming YouTube channel, andito po kung paano mag-file ng income taxes. Tapos, ito po yung, ano, yung website or ano, na pwede po kayong magtanong live sa, ano, sa mga tao sa BIR. We have to decide kasi kung gusto natin talaga umasenso ang ating mga kababayan. At kailangan tutukan natin yung pagkakataon na makapagnegosyo ang mga, kahit maliliit na negosyo lang. At sana yung SM, hindi na po nila i-take over yung mga
ano, yung mga street foods kasi wawa naman yung mga tao. Diba? Isa pa yun. Competition. Anong ginagawa? Meron tayong competitiveness commission. Okay. Meron. Napakatahimik. Bakit? Itong commission na ito, dapat sila yung bumubuwag ng mga cartel. Sila yung bumubuwag ng mga monopolyo o duopolis. Pero tanongin ninyo kung inimbestigahan nila yung duopoly sa telecoms. Inimbestigahan ba? Yung mga mayayaman, ilalo lang yung mayaman. We thank you kay Edgy Stings for your roses. Edgy Stings a lot. Meron ba? Ano ba ang ginagawa natin para maka-asenso ang small and medium scale and micro businessmen? Nasaan po yung mabilis makakuha ng permits, nalalaanan ng mga lugar kung saan pwede magnegosyo na mura o pwedeng yung gobyerno yung nagpapaupa. Nasaan na yung mga ganun? Nasa vision ba ito? Unfortunately, wala po. Pero hindi ba bahagi ng ano ng vision ng kahit na sinong gobyerno yung tulungan na umangat ang ordinaryong mamamayan? Okay? So, kasi meron mga tao, meron tayong mga mamamayan, kapwa mamamayan, na pagkapanganak pa lang, dehado na. Kunwari, isa ka sa 10 anak, mahirap yung magulang, hindi nakatapos. So, papasok ka sa public school, okay lang. Okay lang public school. Pero nakikita nyo naman, nagsastruggle talaga ang DepEd. Kulang talaga ang pera natin. Gusto natin, hindi lang yung pinaka-basic na knowledge na marunong magbasa yung mga learners natin. Pero hindi nila gustong magbasa. Alam mo yun? Walang love of reading. Hindi ba kayo naaawa na yung mga ibang pamilya dyan, they are doomed to poverty for generations. Isa lang magkasakit dyan. They are doomed to poverty for even more generations. Sinong aasinso? Okay pa if you're middle class, kahit paano makakatapos kayo, kahit paano you will get into a good school. But education is for everybody and a good education is for everybody. And we have to give everybody an opportunity. At yan po ang isa sa malaking pagkukulang natin. Kulang yung opportunities. And that's the very definition of poverty. The lack of opportunities. The lack of choices. Dahil mahirap ka, ito lang pwede mong kainin. Dahil mahirap ka, hanggang dito lang maaaral mo. Dahil mahirap ka, titigil ka ng pag-aaral at grade 2 kasi kailangan mong tumulong sa nanay mo. Dahil mahirap ka, ito lang ang pwede mong trabaho kasi hindi ka makatapos. Dahil mahirap ka, hindi mo maintindihan, incomprehensible yung mga rules para magnegosyo. Dahil mahirap ka, ang hirap intindihin itong mga tax laws, so yung mga loopholes dyan, hindi mo alam. Bayad ka ng bayad. Samantalang yung mga mayayaman who can afford tax attorneys, they can get a better deal on paying their income taxes. Dahil mahirap ka, forever ka na lang ganyan, and you hope that one of your kids is smart and can break out of that cycle of poverty. Pero if not, then the next generation is doomed to the same poverty. Eh, paano kung may magkasakit pa? Isa pa yon. Healthcare. Kamusta ang PhilHealth natin? Yung 500 billion na nilaan nila para sa ayuda, Diyos ko, ang laking maitutulong sa healthcare natin. Di ba tayo naaawa sa mga mahihirap na nagkakasakit? 500 billion will help that PhilHealth. Is it? Yeah. 500 billion, ang laki na ng iaangat, dadami na yung posibleng maging benepisyo natin. Lahat tayo dapat miyembro ng PhilHealth. Okay. Ang ganda sana. May, there's freshly baked bread there. So, what do we do? Well, paano yung mga kababayan natin? Hindi rin lang tayo eh. Diba tayo, gusto rin natin umangat.
meron tayong commission on competition, di ba? Competitiveness commission. Para masiguro na ang ordinaryong mamamayan kayang mag-compete. That's not happening. Itong mga mayayaman, duopoly tayo dito sa telecom. Saan ang nangyayari? May ginawa ba sila? Meron bang nangyayari? What about yung sa tubig? Hindi nga competition yan sa tubig. Ano ba? Internet, may competition ba? May competition ba sa cellular services natin? But first, what do we need? Hindi ba dapat yun ang sinasabi ng Kongreso? Pag-upo na pag-upo nila. But first, what do we need? Anong first, what do we need na unang nilang naisip? Charter change? What? Sino magbe-benefit dyan? Ad agencies? Talaga? Yun ang inuna ninyo? Napaka-specific? Tapos education? Ano para matutong maging Amerikano yung mga kabataan natin para lalong hindi nila mahalin ang bayan natin? Gusto nila ganon? Gusto nila ipasok ang mga foreign schools? O sige, pwede. So para pwede na natin masabi, graduate ako sa Cambridge. Kasi andito na yung Cambridge. Bakit yun ang naging priority nila? Ha? So, nasa na? Nasa na yung ano? Nasa na yung level playing field dito pagdating sa negosyo? Ha? Gusto nila foreign direct investments para matalo yung mga matatagal ng yung mga oligarko. O sige, pero ngayon na may foreign direct investments at foreigner na lahat ng may-ari ng mga negosyo dito, sinong ordinaryong mamamayan ang makakaangat pa? Inisip ba nila yon? Hindi. Sabi ni Tej, ad agencies, para yung mga produkto ng US ang tangkilikin natin. Ginawa tayong captured market. Ay, isa pa yan. Pati yung paggawa ng ads, ha, magiging foreigners na. O, eh, tama. Tama. Nagbukas tayo talaga ng opportunities para sa mga banyaga. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo talaga. Sabi ng Facebook user, sa dami nga pong problema, inuuna ang pangsarili nila. Imbis na isipin ang mga tao, nakakalungkot talaga palibasa, mayayaman na sila. Correct. And because it takes money to make money, sila lang ang making money. Tayo, kamusta? Tayo nga, kamusta? Dumadami ba ang negosyo dito? O sino lang ang yumayaman dito? Meron na ba kayo uli na narinig na ano, na nakalangoy na po ba kayo sa ano, sa dagat ng basura or whatever? Dati kaya pa eh, di ba? Sipag at tiyaga. Okay, kaya-kaya. O ito, mali na naman. Sabi ni Hoven Papa, 40% limitation. Sino may sabi? Basahin niyo po muna yung negative list at saka yung Public Utilities Act. Ayan ka na naman eh, spreading fake news. 40% does not apply to all businesses. What the heck? Merong 100%, hanapin niyo lang po. Oh, may Public Service Act na. Sabi ni Rafi, di po ba may Public Service Act na? Yun ang aking point eh. May Public Service Act na, pero para sa kanila kulang pa rin, kailangan baguhin yung saligang batas. Bakit? Just exactly what do they need? What do they want to put in there? Ano ba yung pinihikayat nila? Bakit gusto nila blanket? Para pag hindi tayo nakatingin? Ano? Pag hindi tayo nakatingin, pwede silang magpasok bigla? Yun eh. What they're asking for is a blank check. Hindi pwedeng ganun. Sabi ni Nerdy, another insulting thing two is, need na daw yan kasi next year, busy na sila sa elections. Mga pampersonal lang talagang priorities itong mga politiko. Mm-hmm. Yan, totoo. Ito, sabi ni JT.guy, bakit hindi valid sa ibang bansa yung natapos natin na course sa Pinas? Mahal ng tuition, hindi valid. Eh, yun na nga eh. Dahil nga dun sa accreditation system dito sa Pilipinas, napakababaw.
So kahit ano, yung enough para dito, yun ang nga yung problema eh. Dito, ang standard nila is pwede na yan kasi mahirap ka lang eh, pwede na yan. Tanungin ninyo. Sabi ni Amik, manatili tayong matatag for accountability, transparency. Transparency naman, huwag naman transparency. Peace and security, post on your FB, all good things by the Dutertes. Huwag tayong patalo sa mga gahaman at sakim sa pera at makapangyarihan, Duterte pa rin. Sabi ni Lani, rich people get richer and the poor people are getting poorer because they have no chance, we have nothing. Totoo yan. At kayo, naririnig ko, sasabihin ninyo, kayo, Attorney Cricks, tumakbo kayo. The rich get richer and the powerful get more powerful. The rest of us were on social media. So, kasi, what chance, okay, do I have na tumakbo? Wala akong pera. Kahit yung pera, nakakailangan ninyo for the ads para makilala ka, para sumikat ka, para kang kailangan tamaan muna ng kidlat bago ka sumikat ng ganon, sufficient to get votes the legal way, ha? Eh, kung may pera ka, you can get votes in so many ways. The party list. Magkano ba po para tumakbo sa party list? It's an illusion, guys. It's an illusion of choice. Parang, hi kay Dudley TikTok. So, nahanap daw niya ako. Finally. So, it's what we call the illusion of choice. Parang, pwede kayong pumasok sa schools. Marami naman tayong schools. Pwede kayong mag-private school. Pwede kayong mag-public school. Pero ang karamihan dyan sa mga schools na yan, parang substandard pa rin. So what are we doing about that? Mahirap, mahirap. At mahirap maging mahirap. Kasi sa umpisa pa lang, dehado ka na. Yung healthcare mo, maswerte kung pinanganak ka sa ospital, di ba? O pagkatapos pag-uwi mo, nutrition. Meron tayong National Nutrition Council. Akalain nyo, at nag-aano sila, may mga recipes dyan, umaabot ba? Ma'am, dati ang mga social workers kasama yan. Pupunta sila dun sa mga ano, and in many instances, yes, they still do that, no? Tuturuan nila yung mga pamilya. Lalong-lalo na nako, how many social services do we have for new mothers who are ano, who have children in poverty? Kailangan turuan mo ng parenting yan. Kailangan turuan natin ng nutrition yan. Eh kung grade 2 ang nag-graduate yan, you already have your work cut out for you. Ngayon, kung masyadong mahirap at yung mga basic pa lang, hindi kinakaya, where are the social services for that? 500 billion po yung ayuda na nakaakibat dun sa charter change. Napupunta ba yan dun sa mga tao? Eh syempre, yung priority dyan, yung mga kayong magpirma, di ba? Sabi ni Avi, band-aid solution, pwede ng 3K kada eleksyon. Eh, yun na nga. Ayuda. Assistance para makaabot yung mga voters dun sa, ano, sa kanilang mga presinto. Yun yung dapat inaatupag. Hindi lang dapat kasi natin sinasabi na ano ba, charter change pinag-uusapan ninyo? Yung mga dapat atupagin din nyo inaatupag. Ito, nililista natin yung mga kailangan nilang atupagin. Nakikinig ba sila? Of course not. Ang importante tayo yung nakikinig sa atin. Dapat i-demand natin ito sa mga ano, sa mga kongresista natin, mga senador. Pag sinabi pa nila na, ay hindi, nag-file ako ng bill na ganito. Eh kung gusto ninyo talaga yan, gagamitin ninyo yung political capital ninyo para maipasa yung mga public service bills. Yung mga bills that, yung mga laws that answer for our very, very basic needs. Yun na nga lang hinihingi natin. Ano yung basic needs? Food, shelter, water, power, education, transportation, internet. Yes, basic need po yan. Naging 7 na, dati 5 lang. Mantra. Sabi ni Alara, di naman tayo pinakikinggan. Siyempre, busy sila, bawiin yung ginastos nila. Pero kailangan pa rin natin magsalita para dumami tayo. Para marami rin ang galit.
Kasi kung hindi natin gagalitin ng taong bayan, walang gagalaw. At iisipin ng mga kongresista, hindi, sandali lang yan. Makulit lang si Attorney Twix, i-block kaya natin. Huwag natin payagan na maging host yan sa radyo. Block natin kasi masyadong agitator yan. Masyadong matatalino yung mga sinasabi. At baka hinga na naman tayo, nasa na yung bills on education and so on. Sabi ni username 937364646, na solution na ba ni Pidutz yan? Oh my gosh, he tried. And yes, free tertiary education number one. Anong ginagawa dito ngayon, di nila pinupondohan. Too big. Siya po ang nagsabi sa Kongreso, gawin ninyong prangkisa yan, number one. Number two, ni-review niya yung contract, sinabotahe yan. And I know kung sino sumabotahe yan, andito pa yan sa current administration. Huwag niyo akong tatanungin kung nasolusyonan yan because we followed every step of the way and oh my gosh, he tried. Pati food. Kaya nga si Jason Aquino yung nilagay niya sa NFA eh. Kasi kaya ni Jason hindian yung council niya. But in the end, Senado yung nagpatanggal sa kanya. Uy, bakit kaya? Para mapasa yung rice tarification law. He tried. Okay? He tried and, you know, all of these mean and awful people who are sitting in power right now, sila po yung villains. Huwag niyo singilin si Duterte, he tried. He tried on these ones. Pero sa transportation, yes, umandar yan. In-upgrade yung mga airports, yung mga seaports na nabuo, na gumanda and naging mas efficient. Internet, ipinasok yung dito. It's not enough, but it was a start. Power, yan. Diyan tayo nagkakaano eh. Anong ginawa? Kaya galit na galit eh. Kaya bawi ng bawi ang aboitis ngayon kasi talagang ginutom in the last administration. Kasi pinilit na umandar yung mga coal over and above the diesel ones. Yun po yung naging problema. Ano pa? Housing. Pinag-usapan namin yung housing kanina. Hindi lang po natuloy, pero natuloy at gumanda to afford dignity to the Filipino. To afford dignity, biktima ka na nga. Biktima ka ng bagyo, biktima ka ng poverty. Pagkatapos, kung anong-anong klaseng shelter lang ang bibigay sa lawanit, ano ba? Maganda ang shelter. Okay? So yes, if you were asking, nasolusyonan ba ni Digong? Oh my gosh, he tried. This administration is not even trying and they have the solutions. Not only do they have the solutions, they have the money. Not only do they have the solutions and the money, they're friends with the people who are cartelizing the whole thing. And that, unfortunately, is the problem. Sabi ni Jinje, may yung mayaman na, attorney, yung nanalo ko na sa loto na edited. So, means, so it means panaginip lang. Thank you dun sa nag-mute ng all caps. Sabi ni Nerdy, that's actually one of the best things that Digong tried his best during his admin to bring dignity back to the common Filipino. Totoo yan. Yung pila sa DFA, yun, he succeeded. Anong sabi niya? One of the first things, and I remember this kwento because it's burned in my brain. Siya yung nagkwento. Tinatanong ni Lynn, meron po ba kayong FB page? Opo, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. At may isa pang page na Trixie Cruz Angeles lang po. Merong yung ganito, pag nakita nyo yung ganito na profile picture, amin po yan. No smoking, o nga, national health. 100 million pesos to PGH every month. Tapatan nyo yan. 500 billion na ayuda, wala man lang binigay sa mga ospital. 500 billion na ayuda, hindi man lang kinurutan niya ng konti para malagyan yung PhilHealth, para maibsan ng konti yung burden ng taong bayan. No, excuse me. We're talking about this because our congressmen and our senators, well, most of them, ay in love at the idea of charter change. Bakit? Ang dami ninyong pinababayaan. May magagalit na naman kasi galit na naman daw ako. Hindi pwedeng kalmado sa ganito. Hindi na ba kayo naaawa sa taong bayan?
Eh kung kailangan lakasan natin ang boses natin at magalit tayo, di gagawin natin yun. Have you seen how poor people live? Palibasa kasi karamihan sa ating mga mambabatas nakatira sa gated communities. Dapat outlawed yung gated communities na yan. Hindi ako naniniwala sa gated communities. Alam niyo kung bakit? Because you become, you're protected from poor people. Hindi mo sila nakikita, inilalayo kayo dun sa katotohanan na naghihirap ang taong bayan. Dapat araw-araw nilang nakikita yan eh. Dapat dun sila nakatira sa gitna ng mga impoverished communities para makita nila kung gano'ng kahirap ang buhay. Hindi, titira sila sa gated communities. Protected sila from poor people. Protected din sila from seeing poor people. Diba? At saka, othering yan eh. Ibig sabihin, you're not part of the community because you're not seeing how your neighbors look like. Di mo sila kilala. Di mo alam yung kanilang paghihirap. Paano mo tutulungan yung mga yan? I'm so out of touch. Bukod pa dyan, competitiveness, pinaalala ni Ma'am Sherlyn. Sabi ni Ma'am Sherlyn, totoo ba si Tamba na may-ari ng dito provider? If he isn't, he owns so many other things. And his companies appear to be on a buying spree. So, buying spree, ha? Huh? Ano yung kinuwento sa akin? Nahanap ko tuloy. Nasa na yung aking ano? Doon sa buying spree na yon, holy cow, ang dami-daming ano. In that buying spree, media, rice importation, I don't know, what else? Talk about competitiveness. Eh kung isang tao lang ang bumibili ng lahat ng mga ito, anong klaseng competitiveness pang meron yan? Hello, commission, gising-gising naman. O hindi ninyo kaya ang Speaker of the House? Kung hindi ninyo kaya ang ganun kalalakas ng mga tao, resign your positions. Tama si Baste. If you're incompetent or if you're lazy or if you lack compassion, resign your positions. Paano kayo maninilbihan sa taong bayan kung ang pinoprotektahan ninyo ay mayayaman lang? They're already protected. Every day when they wake up, they're already protected. They live in gated communities. They have drivers. They have maids. They have people who will protect them from seeing all of this poverty. Nasaan ang dignidad dyan? Sabi ni Gail Flores, manood sila ng Sugod Bahay ng Eat Bulaga para makita nila ang totoong kalagayan ng mga kapwa Pinoy natin. Dapat nga priority nila, let's eliminate or eradicate absolute poverty. Because that's the least that we can do. Yung mga tao na gumigising sa umaga na hindi nila alam yun, na walang matirhan, walang makain, yes, they exist. What are we doing for them? Ha? What have we done for them? What have our officials done for them? Kung hindi tayo buboto ng matitinong tao, tuloy-tuloy lang at maghihirap ang mga kababayan natin. Sabi ni Madam Tempi, Temple, or else they tolerate it. We are tolerating it by not getting angry. Kaya pwede ba, huwag niyo na akong sasabihan na bakit kayo galit. Galit ako. We should be angry at poverty. So, ito sabi ni JT.Guy, fisherman at magsasaka nga, kawawa at pahirapan kahit mag-renew ng permit, pahirapan. Diyos ko po, ayan. DOTR po yan. Mambikola ng makulit says, bagay na bagay talaga si Attorney Tix maging voice of the voiceless. Pero sana may nangyayari, no? Na, you know, I give to charity. Pero it's not enough. Tumutulong tayo kasi thank you kay Chrisette kasi every time may nasasakuna, may bagyo, may baha, ang bilis ni Chrisette. And
whatever it is I can do to help her, I will do. Pero alam nyo, minsan, kahit ako napapagod ako, na bakit? Lumaki kasi ako, hindi kami protected from that. Kasi dito kami sa Quezon City, no? And across the street, ang daming informal settlers ngayon. Wala na sila ngayon. So yung mga kababata ko, and my mom and my lola were both very progressively minded. Alam niyo ba yun? Na ang mga, they would allow yung mga, ano, mga kabataan dyan sa labas, makapasok dun sa, makipaglaro sa amin. Dito sa loob, kami bawal lumabas kasi baka kami masagasaan. Baka reckless ko kasi. Hindi ako na-accident or anything. So, mga kaibigan namin yan. And when I went to college and I naging professional ako, maswerte yung mga tao na nagpa-public transportation kasi you are in touch. Pero when I was in college, minsan uuwi ako gabi. One time, may nakasalubong ako. Dukhang-dukha talaga yung itsura. Bigla akong binaddress by name. Ang name niya nung kabataan, si Seklog. I don't know why, but that was his name. Nakita ko na, yeah, mukha talagang ano. Sorry, tinignan ko, tapos sabi niya, huy, Trixie, bakit ka naglalakad ng gabing-gabi? Halika, hatid na kita. Kamusta ang kuya mo? Apparently, kababata namin ng kuya ko na naging batang city jail for a while, may hinold up kasi, nakawala na siya sa preso and he was trying to make a living, nagbebenta sa gabi. Pero pauwi na siya nung time na yon, so hinatid niya ako sa bahay. Sabi niya, uli-uli ha, delikado ang kalye ngayon, huwag ka nang maglalakad ng mag-isa sa gabi. Kung kailangan mo ng ano, sabihin mo sa akin, susunduin kita. Ano. Parang kuya ko kasi yon nung bata kami. So, a few years later, narinig ko na ano, na nakulong na naman siya and he died in jail, nasaksak. So, I know how they live. I know. Nakakagalit tsaka nakakaiyak. Kasi, hindi natin nakikita na merong nagsosolve. Eh. Hindi natin nakikita, kahit itong mga makakaliwa, sasabihin nila sa atin na pro-poor sila, eh, kilala mo ba sila? Alam mo kung anong kailangan nila? Sabi ni user 117746, kung pwede, paakyatin sa live nyo po si BBM para may idea siya anong level ng galit ng mga tao. I think alam naman niya. Kung hindi niya po alam, failing yan ng mga nakapaligid sa kanya. Kasi trabaho yan ng press secretary, alam niyo ba yun? Trabaho ko yan, Mr. President. Kailangan na po ng mga tao yung declaration kung ililift natin ang, ano, ang state of emergency sa COVID. Yung mga ganon. Trabaho ko yun. Kaming dalawa ni Attorney Vic, syempre makikipag ano muna ako, Attorney Vic, kailangan namin natin ng ganito. Kailangan pirmahan yung ano, yung EO right away. So, that is the reason yung iba sa atin, some presidents are out of touch. It's because the people around them kulang sa pagbibigay ng abiso. Either natatakot or na ano, kung maabisuhan nila na maayos, well, that's no longer on them. It's on the president. And then who do we see about that, di ba? Sinasabi ko ito kasi dati may hope tayo na ina-address itong mga problema na ito. Kaya nga, pasalamat din ako dun sa nagtutol na tinatanong niya, bakit nasolusyonan ba ni Digong yan? Oh my God, he tried. And yun lang naman hinihingi natin eh. Sa mga government officials natin, at least try. Kung i-defeat kayo ng mga oligarko, at least ma-identify natin sino ba ang kalaban natin dito. And we will take it from there. They're not even trying eh. Diyan sa Kongreso, anong nakikita natin? Puro, let's change the constitution. Ay, bakit ang SMNI? Ang yabang. Well, let's take it down a notch. Talagang mas interesado pa silang pakulong si Doc Lorraine kesa ano, o tanggalan siya ng programa, o tanggalan ako ng programa for that matter,
kesa yung asikasuhin yung mga problema ng bayan. Ayan o basics, food, shelter, water, power, education, transportation, internet, nasa na. At kung sakasakaling merong mga developments dyan, pues nagkukulang pa rin kayo kasi hindi nyo kinocommunicate yan sa amin to know. Diba? For all you know, matutulungan namin natin ng gobyerno. Ipalaganap kung meron silang good news. Asa na yung good news? It's as if they don't even care whether we know or not. Basta sila gagawa lang sila ng gagawa. Tapos kiber, at we can ignore the people until it's next election time again. And then we'll just pay them off with ayuda. My gosh, can you please at least try? Wala kami nakikita sa inyo. Ano nakikita namin yung ambition ninyo? Yun ang pinapalaganap ninyo. This ambition. Itong kagustuhan ninyo magtagal sa pwesto, wala naman kayong ginagawa. Gusto ninyo magtagal sa pwesto, pero anong ginagawa ninyo dun sa pera ng bayan? Eh, lalong naghihirap ang mga tao. Ayuda ang solusyon, sabi ni Rayo Carlos. Ay, para hindi tayo magreklamo, one day solution is enough for Filipinos, pwes tayong mga hindi inayudahan. Ay, nako. Tapos anong sasabihin nila sa akin? Bitter ka lang kasi. Bitter dahil ano? Dahil nag-resign ako? Bitter dahil pinatanggal niyo ako sa trabaho ko? Bitter para dahil tinatrabaho ninyo yung Facebook page ko, inaaraw-araw ninyo yung copyright strike. Wala naman akong ginagamit ng music na hindi original. Bitter dahil ano, ito yung problema sa inyo eh, kayong mga ano, and ikaw, government official na nagpatanggal sa akin, including yung patron mo, makinig kayo. Akala nyo ba ako yung na-deprive ninyo? Akala niyo ba mapapatahimik niyo ako sa ginawa niyo? At akala niyo ba kaya niyo akong ano patigilin by saying bitter ka lang? Ano matatanggal yung credibility ko dahil sinasabi niyo bitter lang ako? Eh, tignan niyo naman yung ginawa niyo sa akin. Day one pa lang eh, alam ko nang inaapi niyo ako kahit nang nasa gabinete ako eh. Oh. Tapos nasa private sector, aapihin niyo pa rin ako hanggang dito. Tapos magrereklamo kayo na bitter ako. Tigilan niyo ka ako. Any ordinary person would be bitter, would be angry for that matter. Pero as it is, ang bait ko pa sa inyo. Sabi ni user 117746, ayuda is only a short-term solution. Sa totoo lang, hindi ako bitter for whatever it is they did to me. Ako to eh, kaya ko yan. Pero yung pagpapabayaan ninyo, yung hindi ninyo tinupad, yung inyong mga pangako, full support ako dahil dun sa pangako sa agrikultura. Yun talaga, si ano lang, Uniteam lang po ang nangako sa agrikultura. Yun lang po ang nakaintindi ng problema. Alam nyo kung bakit? Kasi yung nanggaling yung ano, yung kanyang stand sa karambola. Ay, nako. Karambola po ang pinakinggan ni Presidente Marcos para magawa yung kanyang campaign stand, yung kanyang campaign platform. So, ano ba, di ba? Sabi ni Larry Lynn, bitter ka daw, eh sila pa-victim na, magnanakaw pa. Tapang grabe. So, sabi ni Telena, pera kasi mukha nila, sampalan lagi ng salapian ng trabaho ng mga krokodan, di na daming pera sa gobyerno. Buti kung pera nila, di ba? Ang ginagamit nila. Kaso pera pa natin ang ginagamit. Doon ako naiirita eh. Magyayabang kayo dyan? Magtatapal kayo ng pera sa mga taong sa mga taong hindi kayo sigurado? Yung mga, magtatapal kayo ng pera para doon sa inyong mga ambisyon? Ang masakit, pera ng bayan gagamitin ninyo. Hindi nyo man lang gastusin ang pera nyo. Iyayaman nyo na. Hmm.
sabi ni Bernie, isang pandemic na matindi yun, naubos-ubos ang Pilipino, maaalala nila si Digong. Pag hindi na maasikaso ng walang gobyerno, nung ito ang Pilipino tatamaan ng pandemic. Ano daw? Sabi ni VJB, kung ikaw po ba tatanungin, hindi po yan sa sweldo. Again, short-term solution yan. Alam niyo kung bakit? Inflationary yan. I don't mind. Sige, bigyan natin ng increase. Pero ang mangyayari dyan, magko-contract yung market. Kaya nga gusto nila FDIs, hindi nyo ba naiintindihan yan? O sige, dagdagan natin yung ano, yung mandated salary increase. Sige, gawin natin yan ha, okay. So ano mangyayari? Yung ibang mga businesses magsasara. Enter FDI o mga foreigners na may-ari ng mga businesses. That's what you call paving the way. Hindi ba nila naiintindihan o naiintindihan nila yung inflationary nature niyan? At buti sana kung ang nagbebenepisyo dyan ay yung mahihirap. Ay yung mga mahihirap, marginally employed lang sila. Ewan. At hanggang ngayon, very dependent pa rin tayo sa remittances ng mga OFWs. Ay, nako. Sabi ni Leo, you're bitter to the taste but sweet to the liver. Kaya siya naman sa kanila, sweet to the taste but bitter to the liver. Para yung scrolls ni St. John sa Apocalypse. Alam niyo ba 'yon? Yung sumulat ng Revelations, may pinakain sa kanyang scrolls. Yung angel, one will be sweet to the taste but bitter to the stomach. May ganun eh. Sabi ni Juan, kasi Ryan Jr., the fact na nakipag-away pa talaga ako at nawala ng kaibigan dahil ipinagtanggol at ibinoto ko ang Unity. Weak, 50% I was right dahil tama pagboto ko kay VP pero nabudol ako kay PBBM. Sino yung manggagamit? Nakita ko lang yung comment niya, no? Sabi ni Bad Times, yung nakaka-bad trip na marinig magsalita at saka makita yung pulbar. At muli, na naman, binad trip ko na naman kayo, no? Pero ito po kasi, kailangan i-discuss ito. If we talk about charter change, sige, ang charter change, solution yan. Pero ano yung problema? What are we trying to solve with charter change? Eh, ito, hindi nyo nga sinasolve yung mga basic na problems natin. Magcha-charter change kayo for FDIs and for what? Hindi competitive ang local. Hindi natin inaangat ang ordinaryong mga mamamayan. Magpapasok tayo ng mga foreign direct investments for what? Para tapatan at i-defeat ang mga locals. Sure, I'm good with that kung it's good with you. Pero hindi po pwede eh. Maraming mamamatay. Maraming mamamatay na local na negosyo. Maraming mamamatay na diwa ng Pilipinas. Hindi nga natin maayos yung agrikultura eh. FDI ka talaga. Tinitignan ko yung ano eh. Parang nawalan tayo ng tulsa. Bakit ganun? Na-miss ko bigla. Eh, gusto ko kasi malaman kung ano yung sinasabi nila. What are they saying? Ano yung sagot nila dito sa mga to? Yun na yun, yung pinakasagot nila is nagawa ba ni Digong yan? Bakit? Si Digong pa ba presidente? At yun na nga eh, kung nag-fail siya, kailangan itong presidente na to mag-succeed. Eh, hindi man lang ina, paano ka mag-succeed kung hindi mo pinapansin? Aloka kayo? Parang ano, importante pa si Digong sa inyo. Sasabihin ninyo, ano, kung ano-anong insulto sasabihin ninyo, pero pagdating dito sa ano, sa kakulangan ni BBM, hinahanap ninyo. Parang gun store lang. Sabi ni Dato Ron, sana makapagsalita ka kung may next po na rally para mas madagdagan pa ang reach mo. Nakakagalit talaga yung BBM admin.
Sabi ni user BJP0969, si TP din pa-victim na rin. Paano naman pa-victim si TP? Kaya naman, huwag niya na kasing ano yan, di na nga nagsasalita. Ay, si TP, anong si TP? Sabi ni user 117746, nakakagalit ang nangyayari sa bansa ngayon pero di tayo dapat mapagod. Oo, huwag tayong mapapagod. Thank you kay Ferdinand Magellan Jr. Sabi niya, tuwal po ako, nagpadala siya ng pangkape. Uy, maraming salamat. Marami rin yung kape yan, ha? Sabi ni Mini Break, request lang, if ever may kontra sa usapan, paki-block mo na lang para hindi ka ma-high blood. Teka, hindi. High blood na ako, kahit walang trolls. Ganyan ginawa ni TP kapag kontra block agad, nagkaroon ng solid na followers. Okay po, sige po. Thank you kay Rowan, nagpadala siya ng super sticker. Sabi ni RP Salvador, mas humirap talaga ang buhay sa admin ni BBM. Ako din nakipag-away para kay BBM. Ayun, sabi ni Larry Lynn, oy maganda to ha, pakinggan nyo, sabi niya. Sabi niya, tayong mga bumoto kay BBM, mas lalong may karapatan magreklamo dahil liable sila sa atin. Totoo, hiningi nila yung boto natin pagkatapos budol pala, di ba? Huwag ganun. Thank you kay Damon at saka kay Gear kasi sila yung moderators dito sa TikTok. Napakasipag. Okay, last few questions kasi baka galit na kayo sa akin. Sabi ni Cooking Dad, ay, time ni PRD na wala tayo sa worst airport. Now, world's number 4 worst airport na naman tayo. Ay. Huwag kakalimutan like, share, follow, and subscribe. I thank you kay Dors. Nagpadala siya ng confetti. Alam niyo kung bakit? Para mas marami tayong mabad trip. Para mas maraming mainis. Diba? Don't forget like, share, follow, subscribe. Subscribe sa YouTube at saka dito sa aming TikTok. Kasi nararamdaman na po namin na inaaraw-araw po kami ng copyright strikes na ang Facebook. Uy, kuwawa naman yung pamilya ninyo. Sabi ni Yad Nime, sabi niya, what if mag-boycott kaming mga OFW kung hindi muna magpadali until mag-step down si PBBM? Heist, disappointed match, OFW from Kuwait. Ma'am ko, paano naman ang mga pamilya ninyo? Ako, I don't dare ask that kasi kawawa yung families ninyo. Ang sabihin ninyo ganito, yung mga pamilya na sinusuportahan ninyo, they should also be vocal. Diba? Yun na yung tulong nila. Vocal in expressing itong mga sinasabi natin. Sabi ni Dato Ron, bitin pa nga eh kahit whole day kami makinig sa'yo. Uy, grabe kayo. I'm sure mapapagod din kayo. Kasi mamaya may mga sasabi niya, kakapagod naman, parati kang galit. Alam mo, kalmado talaga akong tao. Thank you sa nagpadala ng sunglasses. Kalmado talaga akong tao. Pero talaga, kailangan pa ba nating kalmado? Araw-araw may nagugutom. Sabi ni Chris, why kaya sa tingin mo si PRD pa iba-iba ng statement? Kasi you can't be predictable. Strength ni PRD yan. Hindi mo natin naiintindihan kung bakit. Pero strength niya yan. Magano, nadidistract eh. Nasabihin niya, nabi ko ba yun? Hindi ko sinabi yan. Minsan nga yan mangyayari. May dalawang grupo o tatlong grupo. Apat na grupo siyang kakausapin in one day. Posibleng dun sa first group, may sasabihin siya, dun sa fourth group, iba na. Posible yan. Keep them guessing. It will really depend. May politika behind that. Eh. So, para sa akin, sanay na ako. Sasabihin niya yung ganyan, na ano, gagalitin ka niya. Gagalitin ka niya. And then later on, sasabihin niya, dapat ganito eh. There's a difference between his political talk and the non-political talk. Sabi ni Ma'am John, I feel you, attorney, having been born and grew up in Tondo.
I've seen the poorest of the poor. Ngayon na nga eh. Ayun yung problema. We've seen the poorest of the poor. And we're still seeing them. Yun yung problema ko. We're still seeing them. Why? Why are we still seeing them? Sabi ni Tej, diskarte ni PRD yun. Kita niyo naman sa facial expressions niya. Nakasmirk lagi. Basta focus lang. Hmm. Sabi ni Larry Lynn, kay FPRD gagalitin ka kunwari. Si PBBM at si Tambi, ginagalit ka talaga. Alam nyo, ang gagaling ninyo. Dapat kayo na yung nagla-live. Sa totoo lang. Sabi ni Sixth Sense, CPRD, political will, laglag bala na wala. Ngayon, unti-unti daw na balik corruption sa NAIA. Eh hindi ba yung kumain daw ng pera? Meron pang mga ganun? Ano ba? Uy, may naniningil daw dun sa 6 months drug-free ni FPRD. O ngayon, ano yung point mo? O so what? Big fat hairy deal, so what? Bumaba ang crime. It was at a rate of about 30% per year. Halos. 30% within the first year, naalala ko to eh. Almost, but not quite 30%. Mga 20%+. The next year, it was 30%. Pero syempre, merong mga bagong incidences of crime. So, yes. So, yung sinabi mo na naniningil ka dun sa 6 months na ano, na drug-free Philippines, nasaan ka nung sinabi ni Pangulong Duterte, nagkamali ako, hindi kaya in 6 months. It's a work in progress. Dapat tuloy-tuloy yan. So kung ikaw naniningil, ibig sabihin, clueless ka talaga. Huwag kang makikilahok dito kung mag-fake news ka. Kasi parang pinalalabas nyo na balita, ha? Ganun ba? Nagugulat kami lahat? Ha? Hindi natapos ni Presidente Duterte. Bakit kasalanan ni Presidente Duterte na walang competence itong administrasyon na ito pagdating sa criminality? Pakisagot po yun. Paano magiging kasalanan ni Presidente Duterte na hindi ina-actionan yung current na criminality? Can you please answer that? Sabihin na natin nag-fail si Duterte. Ibig sabihin, okay lang mag-fail si PBBM? Ganun ba? Okay lang? Hindi natin, hindi tayo magkakaroon ng high standards the way you're having high standards with President, former President Duterte. Mataas ang standards mo, nagagalit ka kasi hindi niya natapos yung droga. Yung sa administrasyon na ito, hindi kayo maniningil? Ang saya, no? So, yun po kasi yung communication strategy nila. Sasabihin, nag-fail si Digong, as if it is an excuse for the incompetence of the current administration. Huwag po ganyan. Hindi lang fake news yan, that's not logical. So, you have to be logical. Kung kayo po ay maniningil ng ganyan, you have to make it, logical. Otherwise, sino maniniwala sa inyo? Relegated to troll na kayo forever. Sabi ni Ma'am Jessica, meron na ba driver's license? Card na po ba? Dito sa current na panahon, wala pa po. Pero dun sa last administration, meron po. Sabi ni Macra, gumastos pa ako mahigit 10K para lang pumunta Osaka Philippine Consulate para lang makaboto. Tapos ang bida-bida sa admin na ito si Onanay at Tambaloslos na hindi naman binoto, tamad at incompetent si BBM. Oh my gosh. Sabi ni Maloy, we expected so much from BBM but we only get bare minimum. If at that. If we even get that much. Diba? Uy, 18,200 ang nag-like sa TikTok, guys. Ang like sa TikTok. Uy, kayong mga nasa YT. Like-like naman po dyan. So, bago tayo matapos. Okay, so muli. Ito yung sasabihin natin. Puro usapang charter change. Pero hindi lang po pagbabago ng saligang batas ang obligasyon ng ating mga mambabatas. Inom muna tayo. Hydrate. Teka, mainit. Hydrate. Okay.
hindi lang po pagbabago ng saligang batas ang obligasyon o mandato ng ating legislators, mga mambabatas. Dapat gumagawa rin sila ng batas. At sabi sa saligang batas, for the public good. The original statement, the original words in the ano, in the US Constitution is for the common weal. W-E-A-L. For the common good. They should be making laws for the common good. So how do we determine what is the common good? Para sa atin, na nakikita natin ang rate ng poverty dito sa Pilipinas, nakikita natin yung mga confusing numbers, like bumababa ang inflation pero hindi naman nagkakaroon ng growth. Bumababa ang inflation pero mahal pa rin ang pagkain. Bumababa ang inflation pero hindi naman nadadagdagan ng wealth ng taong bayan. Hindi bumababa ang poverty rate. Hindi nag-i-increase ang businesses. Yung mayaman, ang mga yung mayaman na dati. So, we go to the basics. Ano ba ang ginawa ng ating mga mambabatas pagdating dun sa ating mga mantra? Pagkain, tubig, kuryente, edukasyon, transportasyon, internet, which is information. Ano pa? So, where are the laws to address this? Maaga pa lang, isa sa unang humingi sa ating mga legislators, si Sec. Popolo Tilia, at sinabi niya kailangan ng legal framework yung ating mga renewables. Nasa na? Wala pa rin. Noon pa, sinabi natin, kailangan prangkisa yung tubig. Kasi yung mga local water districts ay halos monopolyo na. Nang alam mo na, isang napakalaking kumpanya na mayaman na may-ari at nasa politika din. At yung dalawa dito sa Metro Manila, nag-improve ba ang serbisyo? Hindi, nag-improve yung billing nila. Umaandar ba ang Kongreso, ang Committee on Franchises, inuna po ang pagre-revisa o pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI? Ginawa ba ang sa tubig? Wala, nga pa rin. Power. Yun nga, power. Sorry, na. Food. Umpisa pa lang, 2022. Sona ng ating Pangulo at bahagi ng kanyang campaign, pag-aayos ng logistics system at pagbubuwag sa pag-cartelize ng middlemen. Kamusta naman po? Nasuportahan po ba ito ng Kongreso? Nag-conduct sila ng inquiry in aid of legislation sa mga hoarders at mga smugglers. Pero ano po ang nangyari? Sabi nila, ni-recommend daw nila nakasuhan ng ilan sa mga ito. Pero una, iilan lang ang pumunta. Pangalawa, yung mga malalaking pangalan, ilan ang nagsipuntahan doon. Parang isa lang. At pagkatapos, baon na po sa limot. May nagawa po bang batas? Mayroon po bang paglalaan na pera para doon sa mga silos sa bigas? Mayroon bang mga pagkukonekta ng ating mga magsasaka diretso sa merkado? Hindi. At lahat ng mga programa ng DA, supposedly subsidy para sa fertilizers, subsidy para sa semilla, subsidy para sa lahat na lang, merong subsidy, umaabot po ba? Paggamit ng mga traktora at iba pang mga farm equipment, yung iba nandyan sa munisipyo, nagagamit ba? Nagbe-benefit ba sila? Bumababa ba ang kanilang mga costs? Nagkakaroon ba sila ng wealth? Nababawasan ba ang kanilang mga utang? Hindi. Kasi as long as yung mga middlemen, hindi natin ina-address, hindi po naaayos yung ating broken system sa agriculture. And in the meantime, hello, importation. At sino ngayon ang isa sa mga biggest importers ng bigas from Vietnam? I'll give you a clue. Mataas ang posisyon niya. At dinidepensahan siya ng mga kongresista. Next, shelter. Puro groundbreaking. Hindi po words ko yan. Words ng ating Pangulo yan. Education, binawasan niyo po ang budget ng DepEd. That is enough said. Transportation, hello. Yung nilaanin yung pera, at yung ano, huwag niyo namang i-privatize yung isa-isang carousel. Hindi pa rin naaayos yung sa jeep.
hindi pa po nag-iimbentaryo yung mga rota ng jeep. Kamusta naman ang gagawin natin dyan? Internet. In addition to which, paano tayo magkakaroon ng growth? Hindi natin tinutulungan ang small, micro, and medium scale enterprises. Yung mga maliliit na negosyante, tinutulungan ba natin? Hindi. Ang nakikita natin, may isang malaking politiko na kala mo Pacman kung makabili, gobbling up large corporations like media, that include media, and so on. He's creating a single monopoly of everything. Sila na lang lahat ng may-ari. Ang kulang na lang, kunin niya pati yung retail. Nasaan na yung mga access to financial services? Hindi nila mapaandar ang national ID system. Hanggang ngayon, yung pinangako within the first year na makakatapos ng at least 80% of the national IDs na pending, nagawa ba? Hindi. May naningil ba? Hindi. Tayo lang. Ngayon, ano nangyayari? Bakit? Kasi bitter ako, kaya ako naniningil. Ganun ba? Nasaan yung level playing field? Kamusta naman ang ating natutulog na Commission on Competitiveness? Nasaan yung mga government services para sa mga mahihirap? Tumataginting po ang katahimikan. Crickets ang lumalabas sa ating kongreso. Busy-busy sila sa charter change at pagbibigay ng ayuda. Makuha lang ang kanilang ambisyon. Mapagbigyan lang ang kanilang layaw. At sa lahat ng pag-uusap sa charter change, hindi na naman kasali ang taong bayan at hindi ina-address ang mga basic needs natin. Wala rin tayong developmental budget. Ang meron tayo ay yung pag-contract ng ating national budget. Pangalanan nyo, Renen Bantillo, tumigil ka dyan. I gave you enough clues. Kapag hindi nyo pa nakuha, kailangan magbukas kayo ng mga ng dyaryo. Online naman po sila. Sabi ni, hindi ko makuha yung name, only in the PH na national ID meron ka, ayaw naman i-recognize ng bangko. O isa pa yun. Nasa na? Sabi ni Jel, dati nakakasakay pa ako ng special sa tricycle, ngayon lakad, papasok at pauwi. Dapat nga hindi na tayo masyadong nakakapag-tricycle kasi very polluting. Two-stroke pa rin ba? Actually, mas gusto ko yung panjak. Alam mo kung bakit? Mas less polluting. At saka hindi yan lumalabas sa mga national highways. Patay na mga cronies na buhay pala ulit. Zombie Tamban and Company. At ang nakikita natin, ang pinaka nagawa nila in the past few months ay magpatahimik ng ilang mga tao. Na critical, mga kritiko ng gobyerno, pinatatahimik nila through social media and through traditional media. Nawawalan ng diversity of opinions. So, hindi po yan developmental at hindi po yan nakakatulong. At ano po mangyayari sa atin? Ang mayaman, yung mayaman lalo, hindi po yan mag-hold eh. We're heading for a cliff pagkaganyan. Pansinin niyo po ang pinakamahihirap. Pansinin niyo yung mga tao who have nothing to lose. If you have taken everything away from us, and if you take away hope, if you take away any opportunity for us to better ourselves, tapos nakikita, pinapakita niyo pa yung inyong kayamanan, attend ng concerts, parties, inom-inom and all that, papakita niyo pa ba yan sa aming mga taong naghihirap? When you take away everything, what do we have to lose? Halos wala na kaming kalayaan, di kami masyadong makapagsalita at magpahayag. Pati social media namin pinakikialaman ninyo. Yung mga hosts, tinatanggal ninyo. Sino kayo para magpatahimik ng taong bayan na nakagarantiya dyan sa saligang batas na makakapagsalita kami? And you want to take that away from the people? At some point, there will be nothing left for you to take away and nothing left for us to lose. Tignan natin kung sino sa atin ang iiyak nun. Hi, kay Jepson.
So maraming salamat na muli kayong nandito, nakilahok 24,000 likes po sa TikTok. Kumusta naman po tayo dito sa ano? So YouTube, guys. Extravagant government yet poverty is gnawing, sabi ni Lani. Oh, hindi lang yun. At some point, babaguhin na nila. They're going to start gaming the numbers. Meaning, hindi na natin makikita yung mga tunay na numbers. Katulad ng ginawa, halimbawa ng PSA, doon sa ano, sa national growth. Sabi nila, wala naman daw talaga masyadong ano, masyadong development or growth sa Davao region. Sure. Sabi ni Leo, piyesta daw sa Davao sa June 29. Nag-invite po si PRD. Tara po. Tayo makipiesta sa Davao. Sure. Malamang sa June nandiyan ako. Malamang sa malamang. Okay? So huwag po natin kakalimutan. Itong mga ano mantra natin, these are things that we want. These are things that we can demand. Huwag po nilang sasabihin na ano, na kumayod naman kayo. Kumakayod po kami araw-araw. Pero merong mga katulad ninyo na nagtatanggal sa ilan sa atin sa trabaho. Tapos magagalit pag bitter. Singit pa. Hindi ninyo inaayos yung sistema. Hindi nyo inaayos yung sa power. Hindi nyo inaayos sa tubig. Hindi nyo inaayos yung sa pagkain. Hindi nyo inaayos yung sa housing. Hindi nyo inaayos yung sa edukasyon. Binabawasan nyo pa ng budget. Hindi pa po ubos. Hindi pa po ano, di po napupuno ang kakulangan ng mga schoolhouses. Pero ang inaatupag ninyo, baka sumikat si Vice President. Nakakaloka kayo. Transportation. And, alam nyo, dapat dinagdag ko dito electoral reform eh. Bet you. Sige. So maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat at binadtrip ko na naman po kayo. Maraming salamat, nag-like, share, follow at subscribe po kayo. At maraming salamat sa lahat ng pinadala ninyo. Especially dito sa TikTok na ano, nag-spike po yung mga ano, padala po ninyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kakalimutan, repost. Paalam nyo naman sa gobyerno na frustrated din tayo. Wala naman tayong hinihingi na hindi natin pwedeng i-demand eh. Wala naman tayong ginagawa kung hindi ano, i-exercising ating karapatan magsalita at magpahayag. Mag-iingat lang. Huwag po kayong magla-libel. Huwag po kayong maghihikayat ng mga bawal. Nasa batas po yan. Huwag yung mga incitings. Otherwise, you're okay. We're okay. We should be okay. And if they try to stop us, isa na naman po yung bala. Maraming salamat. See you again very soon. Maraming salamat sa pasensya ninyo sa akin. Thank you. Good night. See you tomorrow. And thank you for watching. Try to catch it kung hindi pa kayo nanonood dun sa DZAR. Good night, everybody.